Ayos ang lagay niya, Ama. Naagapan ng mga doktor natin ang sugat ng prinsipe. Marami lang talong na dapat sagutin sa akin si Kael. Bakit siya tinamaan ng bala? Iniligtas po niya ang isang babae, Ama. Anong babae? Tindera ng bulaklak, mahal na rin. Gusto lang namin kamustahin ang kalagayan mo. Gusto na rin namin magpasalamat sa pagligtas mo sa anak namin. Mabuti na po siya. Iligtasan nga po kay Bossing eh. Naligtas po siya. Mabuti ka talaga ang tao. Pati karibal mo sa pag-ibig, hinihingi mo ng pasalamat sa itaas. Sabayan mo nga ako? Di ba sabi mo dati mag-desisyon ako? Ngayon nakapag-desisyon na ako, Rosario. Liligawan na kita. At kung ano man yung problema ang sinasabi ko sa'yo dati, gagawa ko na solusyon yun. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal at gaano kasinsero itong nararamdaman ko para sa'yo. Nakita ko na ang anak mo. At misteryo sa akin ang kanyang pagkatao. Napansin ko ang kakaiba niyang lakas at liksi. At may mga kakayahan siyang alam kong hindi galing sa dugo nating mga tagabantay. Habang kinikilala ko siyang mabuti, habang inaalam ko kung bakit siya may mga kakaibang katangian, hindi ako maaaring magpakilala sa kanya bilang kanyang lolo. Mas mapoprotektahan ko ang apo ko. Kung ganon, ang alam ng mga kalaban, patay na ako. Pananatilihin na nating ganon yun. Sa ganitong paraan, naiwasan natin maging target ang apo ko. At higit sa lahat, mas magagawa ko ng tahimik ang aking tunay na misyon sa pagbabalik ko dito sa Pilipinas. Ang hanapin ang haring aswang. Kailangan kong pigilin maganap ang propesiyang natuklasan ko tungkol sa kanyang panganay na anak. Nangangako ako, Melia. Pag nasiguro ko na ang pagkatao ng apo ko, gagawin ko ang lahat para ihanda si Juan bilang tagabantay. At sabay naming hahanapin ang anak ng dilim. Magpapaalam na ako, anak ko. Nung huli akong nagpaalam sa iyo, hindi ko akalain na hindi na pala kita makikita ang buhay ulit. Amelia, anak, pasensya ka na sa tatay mo. Wala ako dito nung panahon kung kailan alam kong kailangan mo ako. Shine! Si Rosario. Wala siya. Matensya na ang flower arranging seminar. Kaya ako lang nagbabalik. Paano yan, Tol? Wala yung sadya natin. Oo nga eh. Minum ka ba? Hindi. Ayayain sana ka, Tol. Pero kung gusto mo, meron akong alam na magandang puntahan. Sama ka. Tara! Dito ako lagi kumakain. Masarap dito. Eh! Juan, ano order mo? Dati. Lugaw saka ano, tukat baboy. Siya rin. Ah, hindi na ako. Kape lang ako, Tol. Bakit? Masarap dito. Saka malinis. Vegetarian kasi ako eh. Kinakain ko lang gulay. Ah, talaga? Pero ano, meron ba tayong gulay na masarap dyan? Oh, sige, ako na bahala, Juan. Paborito ko dito eh. Oy! Ano ko masabi ay malakas? Nay! Ayos naman daw. Sisim ba kayo? Oo. Ingat! Ay, gulay niya, te. Grato kayo, ma? Sige, ito. Nakay lang ako. Tingin ko na lang yung kape. Tsaka yung gulay.
May bayad, oh. Bukas ulit, ah. Thank you. Salamat. Tara. Tol, ano nga ba talaga ang trabaho mo? Wala. Parakit-rakit lang. Ganun lang? Oo. Masang makikita, eh. Saka nagagawa ko yung responsibilidad ko sa pamilya ko at sa mga tao. Eh, ikaw, mayroon pa yung trabaho mo ng pagiging pulis. Tulad din ng ibang trabaho. Pero ikaw, iba ka. Eh, tingin sa'yo ng mga tao, bayani. Mas mahirap pa nga yun, eh. Tingin ng tao sa'yo, bayani ka. Sinusukat lahat ng ginagawa mo. Nakakatakot magkamali. Naiintindihan ka, Tol. Eh, pareho lang naman tayo, eh. Ang pinagkaiba lang natin, ang tingin sa'yo, bayani. Mantalang sa'kin, ang tingin sa'kin ng mga tao, salbahay. Kahit hindi ko naman ginawa kung pinagbibintangan nila. Bakit? Hindi ka ba pinagtatanggol ng mga magulang mo? Wala na kasi ako mga magulang, eh. Namatay ang nanay ko sa panganak sa'kin. Kaya ang tatay ko, hindi ko naman nakilala. Kaya alam ba, nung napanood kita sa TV, gitna-ingit ako sa'yo nun, eh. Sabi ko nga, siguro kung ako may tatay ako, hindi ganito buhay ko. Siguro maganda sana ang kinabukasan ko. O, ba't ka natatawa? Wala naman. Naalala ko lang yung tatay ko nung buhay pa siya. Alam mo, nung bata ako, tatay niya ako pinapagalitan. Kapag mahina ako, pag natatalo ako, lagi niya ako pinapahiya. Pero alam mo, kahit wala na sila, inipilit ko pa rin yung sarili ko na magtatagumpay pa rin ako. Kasi ngayon, nararamdaman ko na sa lahat ng ginagawa ko, kulang pa din, eh. Alam mo, Tol, ayos na yun. Eh, dapat nga magpasalamat ka sa tatay mo, eh. Kasi kung di dahil sa kanya, sigurado ako hindi mo mararating kung nasan ka ngayon. At kung ano mo yung pinangarap niya para sa'yo, lampas-lampas pa yung nagawa mo. Siguro sa palagay ko, dapat magdasal ka at magpasalamat ka pa sa kanya. Alam mo, Tol, ngayon ko lang napagtanto, ah. Ang dami pala natin pinagkapareho. Sa palagay ko, magkakasundo tayo. Sa palagay ko rin, magkakasundo tayo. Ano po ang may paglilingkod ko, Ama? Gusto kong malaman tungkol saan ito ng sarignayan. Kung nadiskubre mo na ang paraan para may palabas ang kapangyarihan mula dito. Hindi pa, Ama. At katingin ko, tulad ni Dato Alipio, na unang aswang. Tanging anak ng diling lamang ang makakagawa ng paraan upang makakuha ng dagdag na kapangyarihan. Mula sa anito, isaragnayan ang Diyos ng Kadiliman. Kailan kaya may papalabas ni Kael ang kapangyarihan na nasa loob mo? Siyong, sigurado ako, puputos ako ngayon kay Rosario. Kasi, ano ko sa gusto ko? Tino! Rosario nga ito, yung favorite niya ito, eh. Sige na, isa lang. Bumili ka na lang. Siyong, aswang. Ha? Saan? Ayun, sinusundan ang buntis. Uy, tara na, sugurin natin. Hindi mo na pwede. Itignan muna natin kung anong pinaplanan niya. Tara, sandal natin. Tara. Siyong! Saan punta yun? Huwag yan na wala. Best friend, baka naman naramdaman niya na sa'yo sundan natin siya. Huwag na takot. Alam ko na kung saan nagpunta yan. Gusto mo pa? Ginabalaan ka namin. Huwag mo nang gawin yan.
sabihin hindi ka namin binalaan. Ano ka ba? Nakalimutan mo naman ba pa kayo ng mga aso? Ayos, best friend! Juan! Oh, Juan! Kumusta na? Ayos lang. Saan ay pumunta? Nag-iya kasi si Kael na lumabas. Hindi ko naman siya mahindihan. I-date kami. Naudot kasi yung una eh. Oo, oh, sige. Mag-ingat kayo ah. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko na kayo guguluhin. Salamat. Siya nga pala, Rosario. Fishball para sa'yo. Salamat. Kael, ingatan mo si Rosario ah. Saka, galing-galing naman yung diskarte. Parang na-challenge naman ako. Dadadad sa akin yung date mo. Sige, una na kami. Sige, Juan. Salamat, ha. Makakain din pala tayo sa labas, eh. Salamat, ha? Grabe. Oh, Juan. At hindi mo ginagalaw yung pagkain mo. Ay. Ano naman ba ang nangyari, ha? Cheater kasi luli. Mukhang nakapuntos na naman kay Rosario. Panigurado ako, nag-aapunan ngayon sa Magara Social na restaurant ngayon. Oo nga, Kuya Juan. Baka binilan pa na sa atin Rosario ng mamahal, ng regalo. Patalaga pag mayaman. Ito naman si best friend eh. Pinabayaan mong maligaw si Hitler kay Rosario. Ba't akong naasar niyo? Parang magkakakampi tayo. Hindi naman sa ganun. Sinasabi lang namin yung lamang ni Hitler sa'yo. Mayaman siya! Kasi pagtigil nga kayo, ano ginaganyan yung tao? Nakita na nga nyo mabigat ang kalooban eh. Oh, yan. Pakinggan mo maigi ang sasabihin ko sa'yo. Ang diskarte sa pag-ibig, wala sa yaman yan. At saka isa pa, ang pagkakakilala ko kay Rosario, siya ang klase ng babaeng hindi natingin sa pera ng tao. Kaya ikaw, relax! Anak, huwag ka mag-aalala. Hindi ka nauhusan ni Kael. Buti pa si Lili eh. Nalalakas loob ko eh. Lili. Mahingin po ako sa inyo tulong, ha? Sana po pagbigyan niyo ako. May naiisip po kasi ako, eh. Dahil gusto ko, bukas, ako naman ang pupuntos kay Rosario. Kael, jahe naman. Sana hindi mo nalang ginawa to. Bakit naman hindi? Gusto lang kita bigyan ng perfect day. Hindi mo ba nagustuhan? Hindi. Gustong gusto ko. Kaso, parang ang mahal naman ito. Okay lang naman, Rosario. Huwag ka mag-alala. Alam mo, simula nang mamatay ang magulang ko, iniwanan nila ako ng trust fund. Tsaka, para sa'yo, lahat gagawin ko para maging masaya ka. Thank you.
nagluluto at mukhang masasarap. Ano po okasyon? Hindi ako nagluto nito, anak. Ay, sino po? Rosario! Buti dumating ka na. Nagluto kita ng pagkain, no? Tara, halika na, kain tayo. Ayoko! Baka kung ano pang nilagay mo dyan, no? Bakit? Eh, tinuro sa akin lola bilhin yan, eh. Kaya sigurado masarap yan. Halika na, upo ka na. Halika na yan. Kaya ka na umupo. Gana, ipagkakal. Oo, salamat. Pinaghirapan ko yan. Oh, ito gusto kong tikman. Matikman nga. Ay, masarap naku, yan. Rosario, ang sarap nga. Juan, masarap ka talaga magluto. Hmm? Buti na lang, masarap magluto si Lola Belen. Siyempre. Alam ko kung ano sabi sa akin ni Lola Belen kung ba't sumasarap ang luto. Ano? Sabi niya, ang sikreto doon ang pagluluto para sumarap, kailangan may sangkap. Nang? Ng pagmamahal. Sabi ng ganyan si Juan. Halika dito. Oo nga. Sige na po tayo. Kain na po tayo. Ay, tatay. Tatay, ang matawag-tawag ng tatay. Tikas din ang mukha mo, ha? Makikikain ka pa sa luto ni Cora. Tama na nga yan, Ben. Halika na dito. Sumalo ka na sa amin. Halika na. Ikaw talaga. Upo ka na dyan. Sumalo ka na sa amin. O. Baka lang kakain mo. Mga Pepe. Naaalala niyo na naman ba yung anak niyo? Kamusta na kaya siya, Agustin? Ano kaya nangyari sa kanya? Ano kaya ang buhay meron siya? Tay, wala po ako. Cora. Oo. Bakit ba ang dami ng niluto mo, ha? Ano ba ang okasyon dito? Cora. Nakachamba ka yata, ha? Bihira ka lang magluto na masarap, ha? Masarap ang luto mo ngayon. Mapapalakas ang kain ko, ah. Hmm? Kain lang na kain. Masarap po ba tayo? Oo, masarap. Bakit yung sa'yo, hindi? Lalaga na siya. Ano, may nobyo ba siya? Pamilya? Masaya kaya siya? Ay, Mang Pepe, ni minsan mo ba? Naisip niyo, naalamin kung ano na nangyari sa kanya? Aminin ko sa'yo, Agustin. Ilang beses ako natukusong gawin yon. Kaya lang, nanaig pa rin ang kagustuhan kong ilayo siya sa kapahamakan. Ayokong dalhin siya sa mundo kong puno ng pakikitiba sa mga aswang. Mas mabuti na yung ganun. Normal ang buhay niya. Sige na. Paano? Tuloy na ako. Salamat, ha. Basta ikaw. Kailangan kita pagluluto. Tuloy na ako. Sige. Pag napatay ko ng haring aswang, saka ko na siya hanapin. Saka na ako magpapakilala sa kanya. Nagawa ni Kael ang inutos ko sa kanya na pag-aralan at alamin ang lahat ng magandang katangian ni Juan at mahuli niya ang loob ni Juan, yun ay makakabuti kay Kael. At pagkatapos nun, gusto ko makasanib sa atin si Juan. Masyado ka napahanga ng Juan na yun, ah, Samuel. Laura, nakilala mo si Juan. Nakita mo na ang kanyang katangian. Oo. May natural charm sa tao, mukha namang matalino at matapang. Exactly. Owen, mukhang wala ka na may kwento, ah. May problema ba? Wala naman. Meron lang sa ako naisip.
ano nga pala nangyari dun sa vigilante hinahanap mo? Anong alam mo tungkol dun? Eh, kasi napanood kita eh. Di ba sabi mo hinahanap mo yung vigilante? Kaya naitanong ko. Pero mapagkakatiwalaan ba natin siya? Hindi ko sinasabi ka, Kael, na pagkatiwala na si Juan o magtiwala sa kahit sinong tao. Ang gusto ko lang, mahuli niya ang loob at tiwala ni Juan sa atin para mas madali siyang makaahin. Laura, isa siyang malaking pakinabang sa atin. Pero umaasa pa rin ako na magagawa ni Kael ang kanyang mga responsibilidad. Ngayon, oras na magkamali si Juan laban sa atin. Ako mismo ang kanyang mga kalaban. Wala na akong balita sa kriminal nila. Dawag siguro, kaya hindi na nagpakita. At ba parang galit na galit ka doon sa vigilante? Ano bang ginawa sa inyo? Paano mo nalaman ang tungkol daw? Kahit ano pang gawin natin, Ben, alam naman natin ang totoo eh. Hindi siya sa atin. Kamaingay. Yan ang sinasabi ko. Ilang beses na natin dinidelay ang pagkatapat kay Rosario tungkol dyan. Niyaya ko si Juan naman para makipagtulungan sa amin mga polis. Siguradong mas mapalapit ako sa kanya. Hindi tayo nakakasiguro kung mabuti ang pakay niya. Nakilala ko na si Kael Mang Pepe. At nakita ko sa kanya na tapat siyang tao. Nakatunayan nga ako, pumayag pa siya na sabay kami manligaw kay Rosario.